Mangadlong mga higala, I have been a media personality for more than half of my life as a police reporter, radio and television host, and newspaper columnist. Along the way, I picked up the cause of the victims of abuse and maltreatment, mga biktima ng pang-aapi. Sa buong panahong ito, and as I speak, one person in authority stands out na simbolo ng pang-aabuso at pang-aapi. Siya ay isang pulis. Kung ang isumbo mo kay Tulfo ay may scoreboard, ang mga abusadong pulis ang numero unong mapang-api. So once more with feelings, narito ang isa pang kwento ng abuso at pang-api ng pulis. Sa isa kong recent column sa Philippine Star, sinulat ko ang isang salot in the person of Police Major Emil Garcia. Narito po ang buong istorya. Ang salot o peste, plague sa Ingles, ay malubhang sakit. Quick action ang kailangan. Mabilis itong pinupuksa. Otherwise, marami ang mahahawa. Sa mga taniman, kapag may peste, pesticide ang mabilis na remedyo. Sa mga hayupan naman, ang infected ay agad na inihihiwalay at pinupuksa. Eh sa tao, paano dapat tratuhin ang salot na tao? Sa ilang komunidad sa Marikina, may isang pulis na parang ganoon kung ituring salot. Maraming takot doon eh. Kasi pag nalalasing. Pag nalalasing, ano po pag nalalasing? Yan, magulo. Ay, napakahigpit nga talaga, masyado. Ako po talaga, may ano, nihilam po ako noon. Wala akong magawa eh. Major kasi siya, pero nalaban ako. Ang tinutukoy nila ay ito ngang si Police Major Emil Garcia. Sa Marikina, matindi ang reputasyon ni Major Garcia. Kung usaping tubig baha, kilala ang Marikina bilang isa sa mga syudad dito sa Metro Manila na talagang binabantayan tuwing mayroong malalakas na pag-ulan at bagyo. Bukod sa tubig, meron pang isang bagay na bumabaha dito sa Marikina, sa ilang mga barangay gaya ng IVC at barangka. Bumabahang reklamo laban kay Police Major Emil Garcia. Kilala po siya doon dahil marami na nagre-reklamo tapos minsan daw hindi na bumabalik. Pero may isang biktimang natakot man ay nagtuloy-tuloy sa paglaban kay Major Garcia. Siya ay si Lola Corazon, 65 years old. Hindi ako natatakot sa'yo. Nalaban ako. Si Lola Corazon ay dating nakatira sa Valenzuela City. Masaya siya doon. April 2021, lumipat siya sa barangay IVC, Marikina City dahil nag-abroad na ang anak niyang kasama doon. Bagaman may iba pang anak, pinili ni Lola Corazon na manirahang mag-isa. Bakit po sa Marikina sila lumipat? Ayaw kasi ni Mama na may kasama. Mm-hmm. Gusto lang niya aso lang. Mm-hmm. So, inong pa ko siya sa malapit dun sa kapatid ko kasi mas marami siyang anak, mga apo niya, mas marami, natitingnan siya doon. Maayos naman ang pagtira ni Lola Corazon sa Dutch Street, Barangay IVC, Marikina City. Lalabas lang siya pag pinakalaan niya yung aso niya, pinilalakad niya. Kaya pagpupunta siya sa bahay namin, ganun lang yung routine ng nanay ko kasi dito na siya pinapayagang lumayo. Sa age niya kasi, tas na hospital na siya ng January. Sa inuupahang kwarto, tinitiis ni Lola Corazon ang ingay ng mga sasakyan sa kalapit highway. Pati na ang ingay ng mga nakatira sa ibaba, palibhasay na sa third floor siya. Pero nitong October 20, 2021, may pangyayaring bumago sa buhay ni Lola. Nagkakross ang landas nila Major Garcia. E sino nga ba itong si Major Garcia? Kuya mo, nang mas nakakakilala kay Major Garcia ay ang apo ni Lola Corazon. 6 years na siyang nakatira sa barangay IVC, Marikina City. Maayos naman ang buhay until ma-assign sa kanilang lugar si Major Garcia. Kasagsagan noon ng pandemya at hindi pa major ang ranggo ng pulis. Wala pong lumalabas. Nasusunod naman na po yung protocol. Okay din naman kung discipline na yung pag-isipan. Discipline na. Kaya lang po yung iba, nga po nakakagawa siya ng lahat pag nasa na siya. Kahit po nasa loob ko na ng bahay, kung po kung nasa gate ka lang, kapasilip ka, uhulihin ka na po na walang dahilan. Kasi ang inaano niya po, tamaas yung ranggo niya.
Kwento pa ni Christina, inalmahan ng mga taga-barangay Malanday ang abuso ni Major Garcia. Galing po siya ng Malanday. Malanday po ata. Ngayon, meron nga po siyang inabuso ng bata. Pinagkaisahan po siya ng mga taga-Malanday na patalsigin po siya dun sa barangay. Bago na ilipat sa Malanday, Marikina, si Major Garcia ay nasa Community Precinct 4 ng Quezon City. August 2016, nasangkot siya sa pagpatay sa apat na subject ng Oplan Tokhang sa Barangay Silangan, Quezon City. Inspector pa lamang siya noon. The following year, isang survivor ng Oplan Tokhang ang nagsampa ng kaso laban kay Major Garcia at sa tatlo pang pulis. Malakas ang ebidensya laban sa senior inspector o captain noon, si Garcia. In fact, ang Court of Appeals ay naglabas ng order para sa permanent protection ng isang survivor laban kina Garcia at sa tatlo pang pulis na kinasuhan niya. Pero himala, in a year's time, si Garcia ay na-promote pa at ngayon ay major na nga. Now, this is really bothersome. Last year naman, may mga nagsampa ng kasong grave abuse of authority laban kay Major Garcia. Sila ay magulang ng mga minor de edad na inaresto ni Garcia dahil sa paglabag daw ng quarantine protocols. Pero hindi simpleng aresto ang ginawa ni Garcia. Di umano, binantaan niyang babarilin ang mga kabataan. Umabot sa 300 residente ng barangay IBC ang pumirma ng petisyon para imbestigahan ang insidente. Ano ang masasabi ng mga taga-barangay IBC Marikina City? Maraming takot doon eh. Basta hubad ka, wala kang mask, huli ka talaga. Kahit lamay sa patay, sinasalakay ni Major Garcia. Bawal dapat sabihin niya, parang dumalaro ang mga tao. Masasabi ko kasi sa kanya, dahan-dahan lang ho, kasi maingay, may patay. Maingay kasi ang balat niya dahil yung mga tao, ang gusto niya mangyari, kala niya siguro may mga shabu sa mga upuan, pinatay niya lahat yung mga tao. Eh pupusasan niya nga ako eh. Bakit ko daw kami pupusasan? Eh kasi nga gambling daw. Sabi ko sa kanya, oh sige, pusasan mo ako, pupunta ako bukas kay Mayor. Pinatang ko si Mayor kinabukasan, si Mayor ang nagbayad. Nang? 2,000 kasi nga, inala niya ako ng ticket na gambling. Ano po pagkakakilala niyo kay Mayor? Ay napakahigpit nga talaga, masyado. Kahit nakatayo pa lang sa ganyan ang bahay mo at makita niya ikaw nakahubad. Talagang aarestuhin ka niya. Ikaw? Hindi na pagsasabihan. Ay, hindi. Talagang kinupan niya talaga. Nilistahan ka niya agad. O, abuso talaga. Wala siyang pinapaligtas. Hindi niya mapagsabihan yung tao na, o, huwag ka naman magganito, bawal yan. Hindi. Sa kanya talagang automatic yon. Ang lalaking ito, nagpasko sa kulungan. Ako po talaga may ano, nihilam po ako nun. Galing po akong Christmas party po yung mamay. Sa paglasing ko po din. Naihi ka sa kalsada. Dito naman ko sa gilid. Oo. Yun lang po, nadaan po. Inuli ka. Ano kinasa sa'yo? Kahit may sakit sa pag-iisip ay hindi pinapatawad ni Major Garcia. Isa sa mga ito ang inabutan ni Major na hubad baro. Nang huhulihin, umalma ang pobre. Wala nga kasi sa wastong pag-iisip. Ayun, ongoing pa ang kaso sa korte. Garcia, dapat ka ngang tawaging Major. Major problem. Ano't anuman, si Major Problem ay inilipat na sa Eastern Police District sa Pasig City. Hindi na siya Police Marikina nang makaengkwentro niya si Lola Corazon sa Marikina. Ang chika, Kuya Mon, si Major Garcia ay pumupunta pa rin sa Barangay IVC sa Marikina dahil doon nakatira ang second girlfriend niya sa first floor ng bahay na kinaroroonan ng kwarto ni Lola Corazon. Ang di umano'y girlfriend ni Major Garcia ay isang menor de edad. October 20. Anong oras po? Nagising ako siguro mga 3 o'clock. Nang madaling araw. Hindi na ako makatulog. Tapos, bakit po kayo nagising? Nagising ako sa ingay eh. Nag-aawin siguro siya, tapos nagiging mo sa baba, hindi na lang ako kumibo. Eh kaso talaga, nainis na talaga ako kasi alas 5, hindi pa rin sila tumitigil ng ingay. Paano kung ingay? Talagang ang ingay talaga na hindi ka makakatulog. Yung ginawa ko, bumaba ako ng sa baba. Ngayon, nakabukas naman yung pintuan nila eh, kasi nga may pindahan. Dumilip ako. Ngayon, yung nanay nung kinakasama niya, lumabas. Sabi niya, Nay, makita na sa taas, baka
makadamay ka pa sa away. Sabi ko, sakanay mo naman kasi hindi ako nakatulog. Mula alas 3 hanggang ngayon, wala pa akong tulog. Sige, may akit ka na doon, sabi na yun. Narinig pala ni Major ang kanyang reklamo. Nasa second floor pa lamang si Lola Corazon, pinagmumura na siya ng police. Oy, p***o mo, lumabas ka dyan, lumaba ka dyan. Sabi ni Major. Sabi ko, ba't ako nabababa? Ano ka, kilo? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, kung ayaw niyo matulog, magpatulog kayo. Agad na tinawagan ni Lola Corazon ang kanyang apong si Christina. Ang nasa isip ko naman po, baka na-stroke, na inatake na naman. Nung ano na po ako sa bahay nila, maingay po dun sa baba. Pero hindi ko naman po alam na gano'n na po yung nangyari na may guling. Tinawagan ni Lola Corazon ang barangay IVC, pero nang malaman na ang reklamo ay laban kay Major Garcia, pinatawag siya sa barangka police substation na agad namang nag-responde. May police ako ganyan, nilapitan ko po. Ako po yung abo nung nag-reklamo. Dito po yung nangyari. Sinat ko po yung lola ko na bumabahan na kasi nahanap ka nung police. Di yung lola ko po bumaba. Yung isa po ng police na nakamotor, tinawag po si Major. Kinatok po. Sir, magandang umaga po. May nagre-reklamo po sa inyo. Lumabas po si Major, nakahugad. Tapos po, nung inaano po yung police, nagdamit pa po siya. Tapos murat na po siya ng mura. Nung nakita niya po yung lola ko sa gilid, para po siyang tigring, tinalo yung lola ko na hinihila-hila niya pong ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, nakausap pa po ako sa kanya. Sir, sabi ko, huwag niyo naman pong ganyan na yung lola ko. Sabi ko, senior na po yan. Sabi ko ganyan. Tapos na-stroke na po yan. Ginano niya po ako. Imagine the scene. Isang sakiting lola laban sa isang police major. Kung hindi abuso, ewan ko na. Hindi pa kami tapos sa iyo, Major Garcia. Magbabalik ang isumbo mo kay Tulfo. Ituloy natin ang kwento ng pang-aabuso ni Major Emil Garcia sa isang 65-year-old na lola. Hulihin mo to, sabi sa akin. Bakit mo hulihin? Sabi ko ganun sa kanya. Ako nga nagre-reklamo, ba't ako hulihin mo? Nakakapit ako dun sa... Talaga pilit-pilit niya akong hulihin. Tapos ang sabi pa nga niya, kusasa mo to, kusasa mo. Sabi dun sa dalawa. Yung mga rumisponding polis naman, parang istatwa habang halos iwas-iwas ni Garcia ang matandang babae. Pati sila, takot kay Major. Hindi pa nakontento itong salot na major problem. Pinasok niya ako, tapos pag upo namin sa likod, ginano niya ako. Binigwasan niya ako. Takot man, pinili ni Lola Corazon na magpakita ng tapang. Siyempre, ayokong magpakita sa kanya, natatakot ako sa kanya. Mm-hmm. Bakit? Kaya ko din naman eh, di ba? Mm-hmm. Sige, ganoon niya ako para akong baboy. Pero hindi ako natatakot. Ganoon niya ako minumura. O, sabi sa akin, ikaw to makukulong ka. Sabi niya, ikaw matanda ka, ganyan. Takot, pero lumalaban. Kahit alam ko na ano na yung damdamin ko. Kasi noong gabi niya, para ako itatake na nun eh. Tumaas ang titi ko. Sakay ng mobil, dumiretso sila sa Barangka Police Substation. Napansin ni Lola na ang mga police malanday ay hindi mapakali. Palagay ko, yung dalawang police, nag-aano lang sa kanya dahil nga siyempre mataas ang ano. Ngayon labas nila ng labas, parang hindi na iniintindi si Major. Humingi ng ano yung Major na maging testigo nila. Eh ayaw nilang tumistigo na laban sa akin. Walang nangyari sa Barangka Police Substation. Dinala si Lola Corazon sa Marikina City Police Headquarters. Sa mobile, binigwasan ni Garcia ang matanda. Tapos nung palabas, sabi niya, p*** ng matanda ka, makukulong ka. Mamamatay ka dun sa kulungan. Isang matanda na matay sa kulungan. Wala rin nangyari sa Marikina City Police Headquarters, kaya bumalik sila sa Barangka Police Substation. Napaiyak ang anak na si Catherine nang makita ang kanyang ina. Nanginginig siya, tapos nung tinignan ko siya, nung tinanggal ko yung dito niya, medyo mapula yung dito niya. Sabi niya sa akin, binigwasan daw siya sa loob ng mobile patrol. Namumutla siya, tapos narinig ko nga po, sabi niya, anak,
yun nga, anak, sabi niya gano'n. Tapos natuwa siya, nakita niya ako. Tapos sabi ko, na-medical niyo ba mami ko? Sabi nila, hindi daw. Sabi ko, kinuha ko ng pilit. Sabi ko, ako na magpapamedical kung ayaw niyo. Hinaharang po ako ni Major Garcia. Huwag po daw ipamedical, mag-usap daw kami. Pero sabi, that time, wala ka pang idea. Na siya yun. Wala pa po akong idea na siya yung kaaway ng nanay ko. Ang akala ko, police lang siya doon. Pero naka-civilian, naka-civilian po siya noon eh. Tapos tinatawag kasi siyang Major. So hindi ko pa po alam na pumunta ako noon na siya yung nakaaway ni Mama. Sakay ng police mobile, sinamahan sila ng dalawang police sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Sabi po may mga galo si Mama, tapos may mga pula-pula na sabi sa akin magpapasayan ng mga ilang araw. Yung sa bibig niya, gagaling naman daw within 7 days. Sa women's desk ng Marikina City PNP, nauna na pala ang girlfriend ni Major at ang nanay nito para ireklamo si Lola Corazon. Ang reklamo nila kay Lola, child abuse. Di umano, pumasok si Lola sa kanilang inuupahan sa first floor at pinagmumura niya ang girlfriend ni Major Garcia. Totoo po ba yun? Hindi! Hindi yung totoo yun. Kasi kung talagang totoo yun, ha? Dapat doon pa lang, binaril na niya ako o binanata niya na ako. Eh, yung nga lang nasa labas ako kung gabi, kung anong ginawa niya sa akin. Para akong baboy. Ito ba? Ano ba yun? Nasa loob ng bahay, tapos pinagmumura mo yung kinakasama niya. Anong gagawin sa'yo ng isang Major? Sa Station Investigation and Detection Management Branch, hindi maisulat ni Lola ang kanyang salaysay. Padaan-daan kasi si Major Garcia, may sukbit na baril na katitig sa kanya. Lumabas kami, meron doon upuan na malapit sa CR. Doon po kami, doon po gumawa ng statement ang nanay. Nervous po siya, talaga po nanginginig. Kasi siyempre sabi niya, hindi ba tayo pagparil dito? Sabi ko, siguro naman hindi kasi maraming pulis dito. Kinausap po kami ni COP ng Marikina. Tinanong po lang kami kung talaga tutuloy daw ba namin po yung reklamo o yung demanda. Sanagot po ng nanay ko, oo naman. Pinalabas kami, tinawag yung si Major Garcia. After nila mag-usap, lumabas po ulit, kinausap kami. Sabi niya, sa amin ng mami ko na itigil na natin to, sabi niya gano'n. Nagagalit na sa akin si COP. Tapos sabi ko naman, namang pakilam ko kung magalit sa'yo. Sabi ko, problema mo yan, hindi po problema. Basta kami, kasi kasuhin namin yung sarili namin problema na ireklamo ka. Dumating ang mister ni Catherine, mas malakas ang loob. Ang ginawa ng mister ko, pumasok sa loob ng conference room nila si OP. Nagsumbong doon. Sabi, ano naman po ba klaseng ano to, police station na pwede kami lamitan, pwede kami ibully ng nirereklamo namin. Eh, nakakabit pa sa kanya yung baril niya. Sabi, hindi niyo po ba nakikita yung benan ko? Sabi niya, ang tanda na o nanginginig niya. Noon lamang nilinaw ni Police Colonel Benliner Capile na hindi na Police Marikina si Major Garcia. Tapos tinawagan niya po yung COP niya sa Pasig. Sinabi nga na may problema yung Police niya sa Marikina, huhulihin. Pinatanggal lang po ng armas niya. So kinuha po yung service firearms niya. Hindi na po siya pinalapit sa amin. Pero Colonel Capile, bakit ka pumayag na naghari-harian yung Major Garcia na yan sa iyong nasasakupan? In fairness naman po kay COP, talagang pinahabol niya yung bago mag-file, na ma-file namin siya ng kaso at makulong ng araw na yun. So nakulong po siya ng araw na yun. Sa wakas, na-inquest si Major Garcia. 5 araw siyang nakulong bago nakapagpiyansa. He got a dose of his own bitter medicine. Anyway, from serious physical injuries, ibinaba ni Prosecutor Jamaia Guro ang kaso sa slight physical injuries. Kaya kung matuwan-tuwa yung mga tao dun, isang matanda lang ang kalakang tapat ko pala, nakulong ka. Talagang yan ko talaga na makulong siya, matay pa niya kung paano mo siya magpakulong ng mga tao. But all is not well. Takot din po ako kasi major po yung kalaban namin. Hindi po basta lang na ano. Siyempre, may mga na-built na yan na padrino. Padrino. Oo. Eh, kami po wala. Simpleng tao lang po kami. Simpleng pamilya lang po kami. Sapat lang yung kinikita kumain sa araw-araw. Pero siya, siyempre, iba. Worried pa rin si na Catherine
at may basis talaga ang kanilang pag-alala. Halimbawa, walang footage ng pangyayari sa CCTV. Sira ang CCTV, sabi ng isang taga-barangay. Pero pati yun doon sa aligasyon na pinapakat ng CCTV in favor of Major Garcia. Hindi natin ginagawa yun, no? Hindi ko pinapayagan yung ganyan. CCTV po ng barangay. Nakuha ba niyang video? Nakuha kayo ng video? Ano lang po, yung pag-attract lang po ng sasakyan. Pero po yung pagpasok ng sasakyan, wala na. Yung sinakay-sinanay, wala na po kasi wala daw po si CCTV. Pero ang alam po namin, may nagsabi ko sa amin na pinakas po CCTV sa karangkan. Hindi na para wala kami makuha evidence yung buong pangyayari. Mabuti na lamang at kahit paano ay nakunan ng video ni Christina ang pangyayari. Isang reliable informant ang nagbabala kay Catherine. Pinalaan niya kami na alisin ko si Mama, baka may gawin niya yung si Major. Dahil doon, umalis na si Lola Corazon sa Marikina. Kasi po, mataas na polis po yung kalaban na. Nakakatakot po na baka taniman kami, gano'n. Kasi yung gano'n po yung mga ginagawa niya sa mga tao para po makulong. May iba pang sinabi ang informant. Nag-send siya sa amin, itong branch na to, pilitin niyo, huwag kayo dito kasi mga kumpare niya yan, yun nandiyan sa RTC ng Marikina. Binigyan niya kami ng mga pureba na talaga may relasyon yung si Major Garcia dun sa bata. Yun ang dahilan kaya sina Catherine ay lumapit na sa isumbong mo kay Tulfo. Kuya Mon, natulungan na natin sina Lola Corazon sa pagsampa ng kasong administratibo sa Internal Affairs Service sa Camp Crame. Ang barangay chairman ng IBC Marikina na si Fernando Mira ay kinausap na rin natin. Ang ating barangay naman ay nakasuporta doon sa ating mga residente. Kung may mga ganyang problema, itawag agad para ma-respondehan na natin agad yun. Mabigyan natin agad ng kaagarang aksyon. Sinabi mo yan, Kapitan Mira, naka-record yan sa amin. Nag-decline ang hepe ng PNP Marikina, si Police Colonel Benliner Capili sa interview. Ipinasa niya kami sa hepe ng Station Intelligence and Detection Management Branch. Tama ba yun na gano'n na yung victim, yung complainant, bigla na lang aarestuhin ng police na hindi naka-uniforme? Siyempre hindi, ma'am. Siya ang tumawag. Hindi, unang-una po. Siya yung complainant dito. Tungkol naman sa pagpapabaya ng mga police habang sinasaktan ni Major Garcia ang biktima, siyempre hindi po natin matatanggal na may familiarity between doon sa mga rumispondi at kay Major Garcia. Yes, at dito natin matatanggal na mataas po ang rango ni Major Garcia. Ganoon rin ang sagot ng commander ng Barangka Police Substation na si Police Lieutenant Eric Balte. Yung dalawang rumisponde na sina Police Staff Sergeant Christian Uy at Police Corporal Gerald Alvarez ay dating under sa command ni Major Garcia. E paano naman ang kapabayaan sa medical treatment ng biktima? Meron pang confusion during that time. Not all PNP personnel are trained to handle that situation, ma. Mga palusot, unacceptable alibis. Aminin na ninyo, takot kayo kay Major Garcia, mas acceptable pa yan. Nang makausap ko si Major Garcia, natural, todo tangi. Major? Ah, sir, maganda naman po, sir. Oh, ano nang nangyari ito sa kaso na sinampa sa inyo? Sir, naghihintay po sir ng subpoena po, sir. Kung ano tanong po, sir, sasagutin ko po sa proper forum po, sir. Parang mahal ka ng Diyos, ha? Dahil hindi ka pa nadidismiss sa mo. Sir, mayroon na po sa due process, sir. Due process, yung mga due process na yan, mga ano yan, tawag nila yan. Yan ang refuge ng mga loko-loko eh. Anyway, talagang pina-follow up namin itong kaso mo. Dahil 65 years old pala yung binigwasan mo, babae pa. Ano kung nata? Police ka ba talaga? Back to my previous question. Bakit nga ba nasa serbisyo pa itong ng Garcia? Gusto namin na iparating ito sa bagong PNP chief, si General Leonardo Carlos.
pero hindi namin siya nakausap. Dapat bilang itong official ng pulisya, lalo medyo matatali yung kanyang ranggo, dapat siya ay umakto ng maayon. Doon lang po tayo sa mga kaso na pinakasangkutan niya ay talagang pinapatipin po natin kung ano na po ang update dito. Nakapag-file na po kami sa IA, sa Camp Crame. Ang part na lang po natin dito sa Arrange User, kung ano po yung hihihin po nilang mga dokumento, ay hindi na doon sa ating complaint sa kanila. Pero yung sabi ko nga po ninyo kanina, sir, maraming nagre-reklamo. Mas maganda, sir, we're advising them to come out in the open. Colonel Texon, may nakarating po sa amin na balita na siya po ay, si Itong Garcia ay maupo daw na commander ng PCP sa Pasig. Gaano po katotoo at bakit po binibigyan siya ng ganitong assignment kahit madaming mga complaints against it? Check natin, sir, kung talagang yan ay marireassign ka dahil ang alam po, sir, kung ang isang tao ay may reklamo at ito'y patungkol nga po sa kanyang trabaho, talagang dapat hindi mo na i-assign ang isang tao unless, sir, matapos yung kanyang ako. In any event, may panawagan si Lola Corazon para sa mga kagaya niya na napeste ni Garcia. Sana matuto kayo na lumabas. Alam ko natatakot kayo. Parang ako din pero lumalaban ako kahit takot ako. Humingi rin siya ng tulong sa ating lahat. Sana tutukan ninyo po yung kaso ko na huwag naman po ninyo akong iwanan sa laban ko na ito. Sana tulungan po ninyo ako kaya nga po ako nandito. Matanda na po natin po. 65 na. Hindi mo deserve ng isang senior kasaklan pa natin. Kahit sino pa yan, ano pa man ang kasalanan nila. Siya po yung nagre-reklamo, siya pa po yung kinukulo. Parang ano naman po, asan po ba ang ano natin dito? Masakit para sa isang anak na makita ang kanyang ina na sinasaktan, kaya ganun na lamang ang panawagan ni Catherine na mabigyan ng hustisya ang ginawang pananakit sa kanyang ina ni Police Major Emil Garcia. Sa ngalan ni Kuya Mon Tulfo, ako po si Karen Alvarez para sa Isumbong Mo kay Tulfo. Ang Isumbong Mo kay Tulfo ay magbabalik makalipas ang ilang patalastas. Thirteen weeks ago, tinalaki namin ang kaso ng pagpatay kay Teresita Tiano, 62 years old. Ang krimen ay nangyari noong July 2021 sa Palawan, touted as the Philippines' last ecological frontier. Ang biktima ay isang environmental defender o tagapagtanggol ng helikasan. Isa siyang katutubong mangyana na padpad sa Palawan. Mga kaibigan, malinaw ang ugnayan ng kanyang kamatayan sa nangyayaring pagpatay sa ating environment. Ang biktima ay pinatay dahil sa kanyang pagtatanggol sa environment. Sa imbestigasyon, lumabas na ang pangunahing suspect ay walang iba kundi ang kapitan o chairman ng barangay Karuray, San Vicente, Palawan. It turns out, marami na palang akusasyon laban sa kanya. Illegal logging, land grabbing ng ancestral domain ng mga katutubo, wildlife trafficking, at illegal quarrying. We had to end the episode on a sour note dahil si Kapitan ay oo nga at inaresto pero mabilis na nakalaya. At ngayon po, magbibigay kami ng update sa kasong ito. Pero bago yon, bayaan ninyo na i-recap namin ang episode for a good reason. We say it again. Kung hindi natin haharapin ang environmental crisis na nakamulaga sa ating mukha, mas nakamamatay na mga pandemya ang tatapos sa ating lahat. Ang personal na trahedya ni Teresita Tiano ay nakatahi sa trahedya ng ating kalikasan. Pinatay siya kung paanong pinapatay rin ang ating kalikasan. Take a look at this. First off, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. Ang biodiversity ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang halaman at hayop na nabubuhay sa kapaligiran at kalikasan. Marami sa mga ito ay endemic sa atin. Ibig sabihin, dito lamang sa Pilipinas matatagpuan. Sadly, marami rin sa mga ito ang endangered o nanganganib na tuluyang mawala. Ang dahilan
ay ang kasakiman ng mga tao. Particularly the transnationals engaged in the wanton exploitation of our natural resources. Ang natural resources na yan ay ang habitat o tirahan ng mga nasabing wildlife species. I speak of illegal and irresponsible logging, unregulated mining, illegal quarrying, unmitigated land conversion, illegal fishing, destruction of seabeds, and water pollution. Ang mga yan ang hinarap ni Teresita Tiano bilang environmental defender. Ang pagpatay kay Teresita ay hindi pinick-up ng mainstream media sa Metro Manila. Maging sa Palawan, hindi ito gaanong nabalita. Sino man ang pumatay o mga pumatay kay Teresita, tiniyak nila na malinis ang krimen. Sinigurado rin nila na ang biktima ay hindi mabubuhay. Shotgun po, anim po na ano na tama po sa katawan niya. Shotgun, sinakgun siya. Sa isang liblib na puok sa Sitio Panamin, Barangay Karuray, San Vicente, Palawan, natagpuan ang bangkay ni Teresita. Nakataob o nakadapa siya sa lupa. Diyos ko po, Panginoon po! Diyos ko! Baril talaga? Parang baboy damo daw po yung mama ko, ma'am, kasi may tama po ng baril sa mukha. Saan sa mukha? May tama po siya dito ng baril, ma'am. Mm-hmm. Tapos lumusot po dito yung bala. Mm-hmm. Tapos may isa pa po ditong bala, ma'am. Hindi ko po alam kung saan po siya dumaan. Mm-hmm. Pero sa ulo daw po eh, may tama daw po yung mama ko sa ulo. Mm-hmm. At meron po siya sa dibdib dalawa. Ang unang suspect ay hindi si Kapitan, kundi ang kanyang mga tauhan. Meron na pong suspect, sir. Mga tauhan po ni Kapitan, yung tatlo po. Sino yung Kapitan? Na suspect. Kapitan po ng Barangay Karuray. Anong pangalan niya? Si Kapitan Lubicel Bonggat po. Lubicel Bonggat, yan ang pangalan ng Kapitan ng Barangay. Hindi lihim ang mga illegal na aktibidad ni Kapitan Bonggat. Katunayan, at one time, ang mga taga-barangay ay sama-samang nagpetisyon laban sa kanya. Pero walang aksyon ang Community Environment and Natural Resources Office at ang Provincial Environment and Natural Resources. Ayon sa mga residente, posibleng may insider o kasabwat si Kapitan Bonggat sa mga ahensyang ito. Nang kami na ang kumalampag sa mga nasabing ahensya, agad nagpadala ng isang grupo ng foresters ang PENRO sa Barangay Karuray para mag-imbestiga. We are elated na kami po ay pinakikinggan. Pero bakit kailangan pa ang aming intervention? Speaking of intervention, kinalampag din namin ang PNP San Vicente, Palawan dahil sa mabagal nitong responde sa pamilya ng biktima. Which was precisely the reason kung bakit nagsumbong sa amin ang anak ng biktima. Muli, kami ay natutuwa. Nakatulong kami sa pamilya ng biktima. Bali po, Sir Mon, kung hindi pa po tinawagan nung staff nyo po yung Pulis San Vicente po, yung may hawak po ng kaso ng mama ko, hindi pa po nila asikasuhin at maipa-file po sa Justice Hall po yung kaso ng mama ko. Finally, noong September 3, 2021, naisampa ang kaso laban sa unang tatlong suspects na tauhan ni Kapitan Bonggat. Gayunman, nananatili silang at large hanggang ngayon. Samantala, hiningi namin ang panig ni Barangay Captain Lubicel Bonggat. Totoo ba na ikaw ay namumutol lang ng mga tao dyan, nilalapastangan mo yung kalikasan? Unknown to us, isang linggo bago namin makausap si Kapitan Bonggat, inaresto na pala siya ng mga pulis. Nasamsam sa farmhouse niya ang isang fragmentation grenade at dalawang rifle grenade. Pero kahit no bail ang ikinaso sa kanya,
himalang nakapagpiansa itong si Kapitan Bonggat. But we pursued the case. Kinalampag namin ang opisina ni Presiding Judge Ana Lea Mendoza ng Branch 164 ng Rojas, Palawan. Makalipas ang halos isang linggo bilang resulta ng aming pagkalampag, muling naglabas ng warrant of arrest ang husgado at ang kapitan ng barangay na si Lovisel Bonggat ay muling inaresto ng Palawan PNP. Yun nga po, hinuli siya ulit doon sa Karuray, tapos dinala po siya dito ulit sa puerto. Yun po ata yung ano, yung na-open po ata kasi doon yung, di ba po nag-call ata kayo o nag-message ata kayo dito sa puerto? Yes. Sa police. Parang na-question po. Kinustyo namin kasi tapos, nakawala. Ayun po, yung huli po. Kuya Mon, ang sumbong na ito ang isa sa pinaka-memorable na episode na pinagtulungan namin ni Karen, Chen at Aline. Naramdaman namin na parang halaman na unti-unting umuusbok ang pag-asa ng hustisya sa pamilya ni Teresita at sa buong barangay Karuray. Tsaka nawala na rin po yung mga takot, ganun po. Bakit noon ba? Dati ba dun sa barangay ninyo maraming natatakot? Marami po kasi ano, mga natatakot din. Tapos syempre dahil nga takot, sunuran na sa mga utos, ganto-ganyan. Kapag sinabi, kailangan sundin kasi nga siya yung namumuno doon, siya yung makapangyarihan doon. Opo. Tsaka mas mapipreserve pa po yung kaligasan kasi wala na po siya doon. Tapos ngayon, parang sabi niya may 7 kaso na daw na naisang palaban kay Kapitan. Parang 7 cases. Opo, kasama lang ako doon yung tungkol sa reklamo natin. Mm-hmm. Sa murder na yun. Tapos yung mga illegal quarrying, yung mga ganyan-ganyan man. Tungkol din po doon sa taas. Sa environment. Kumusta? May mga illegal activities pa ba dun sa lugar ninyo o wala na talaga at all? Wala na po. Wala na rin po kasi yung karamihan sa mga tauhan niya doon. Mm-hmm. Yung quarry. Yung pagpuputol ng mga puno. Tapos, opo. Tapos, yung ano po, yung pagbabayad nila sa mga tao po para piliin yung boto. Yung kumusta yung mga ancestral domain ng mga katutubo? Okay na ulit? Wala nang nagbibenta ng mga ari-arian nila doon? Ay, wala na po. Gumaganda na rin ang ugnayan ng local DENR sa mga residente ng barangay ng biktima. Sorry ma'am, nagpapa-inventory kami ngayon kasalukuyan ma'am ng aming ina-applyan na, ano, na permit for cutting ng rattan sa kanang Almasiga Raisin po. Inventory kami ngayon. Ah, okay. Ayos naman po yan sila. Ayos naman po yan sila. Kaya lang noong mga nakaraang mga panahon, mga tauhan kasi ang sendro noon na natawag dito ay nakikipagsabwatan noon sa mga illegal ni Kapitan. Kaya Timberland, pinapasurbi-surbi nila, pinapasupag-sukat, mga ganun-ganun. Kaya yun na nga, nakita na nila. Ang isa, malaking bagay. Matatakot na yung mga alagad niya na magawa ng kalukuhan. Ang in-assure naman nila sa amin last time, any report ninyo, magde-deploy na sila agad ng tao dyan sa lugar ninyo. Kung wala ma'am yung office ninyo, walang nangyari sa lahat ng mga effort namin dito. Kasi dahil nga po sa ginagawa nga po ni Vice Mayor na pag-protect sa kanya. Mabuti na lang po na dyan kayo. Kaya sa totoo lang ma'am, maraming salamat po talaga sa assistance ninyo talaga sa amin. Salamat sa pagkilala sa isumbong mo kay Tulfo. The pleasure is ours. Para sa pinaslang na si Teresita Tiano na nabuhay at namatay, na nagtatanggol sa kalikasan, angkop sa kanyang martyrdom, ang huling linya ng ating pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa iyo. Ang isumbong mo kay Tulfo ay magbabalik makalipas ang ilang patalastas. Time and again, sinasabi ng PNP na importante ang police visibility para mapigil at mabawasan ang krimen at paglabag sa mga batas. Kapag laging nakikita ng mga tao ang mga pulis, sumusunod sila sa mga kapatakaran. Nagiging confident sila. Ang police visibility ay deterrent sa mga kriminal sa paggawa ng masama. Pero dahil kay Major Emil Garcia,
At sa maraming gaya niya, baligtad ang epekto ng police visibility sa publiko. Ang visible, ang kitang-kita ng mga tao ay ang pang-aapi ng kapulisan. Para sa marami, ang police ay simbolo ng abuso. It is not for us to correct the impression. It is not for any one of the people. It is for the police and the institution. Mga higala, ang isumbong mo kay Tulfo sa PTV4 ay nagpapaalam na po. Ito na po ang aming huling pagtatanghal sa istasyong ito. Mawawala man kami sa telebisyon, pansamantala, magpapatuloy ang aming serbisyo publiko online sa YouTube at Facebook. Mananatili pong bukas ang aming mga linya ng telepono at opisina para kayo po ay tulungan. Bilang pagwawakas, bayaan ninyong sipiin ko ang sinabi ng dalawang taga-Palawan kaugnay ng pamamaslang sa environmental defender na si Teresita Tiano. Bali po, Sir Mon, kung hindi pa po tinawagan nung staff nyo po yung Police San Vicente po, yung may hawak po ng kaso ng mama ko, hindi pa po nila asikasuhin at maipa-file po sa justice hall po yung kaso ng mama ko. Kung wala kayo, ma'am, kung wala ma'am yung office ninyo, walang nangyari sa lahat ng mga ipot-ipot namin dito kasi dahil nga po sa ginagawa nga po ni Vice Mayor na pagprotekta sa kanya. Mm-hmm. Mabuti na lang po nandyan kayo. Kaya sa totoo lang, ma'am, maraming salamat po talaga sa assistance ninyo talaga sa amin. Nakataba po ng puso. Salamat po. Pero kung tutuusin, hindi naman kailangan ang intervention namin para gawin ng mga kinaukulan ang dapat nilang gawin. But since that could be asking for the moon, ako po, si Ramon Tulfo, kasama ang aking buong staff, ay patuloy na nagsasabi, inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo.